Sa buong mundo, mahigit 430 milyong toneladang plastic ang inililikha ng mga kumpanya kada taon. Sa Pilipinas pa lang, halos 200 milyong piraso ng shampoo sachet ang napoproduce kada taon. Tinatayang mula sa 20 hanggang 500 taon bago pa ito matunaw. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga plastic unti-unting nadudurog. At minsan, nagiging pagkain pa ng mga lamang dagat na kalaunay kinakain ng tao. Ano ang epekto ng microplastics sa kalusugan? Here's what you need to know. May 2 uri ng plastic. Una, ang tinatawag na macroplastic. Ito yung mga plastic na malaki o nakikita ng tao gaya ng plastic bag. Samantala ang isa naman, tinatawag na microplastic. Sa liit nito, halos hindi ito makita ng ating mga mata. Sabi ni Dr. Deo Onda, isang microbial oceanographer ng University of the Philippines, huwag daw maliitin ang microplastics dahil malaki ang epekto nito sa ating kapaligiran. Yung microplastics kasi, meron siyang pwedeng 2 pinagmumulan. Yung primary microplastic, ibig sabihin, mula pa lang sa paggawa sa kanya, ay maliit na talaga siya. Ano yan yung mga ito? Kung mahilig tayo mag-facial wash, marami sa mga facial wash na ginagamit natin sa ating beauty skincare products, ay actually may microplastics. Yun ay primary, dahil nung ginawa sila, maliit na sila. Pero meron din tinatawag na secondary microplastics. Yung macroplastics, sa kalaunan o katagalan ng panahon, ay pwedeng magbitak-bitak. Pwedeng maging marupok o pwede pang maging mabulok. At habang lumiliit yun, nagpuproduce ito ng microplastics. So yung laki ng plastic ay may kinalaman din sa pwede nitong epekto sa atin, sa tao at sa mga hayop na nasa kapaligiran. Pero marami ding mga factors ang pwedeng mag-contribute dun sa pagbitak-bitak ng macroplastic. Halimbawa, kapag nabilad sila sa araw o nagkaroon ng UV effect, ultraviolet. Yung ultraviolet ay pwedeng tumulong sa pagkakabulok ng isang plastic na nagpuproduce ng mga microplastic. Halimbawa na lang daw, ang suot nating damit. Meron itong microplastics gaya ng polyester, nylon, polyamide at acrylic. Halimbawa, yung ating damit, ano? Marami dito ay polyester. Marami dito ay gawa din sa plastic. So kapag naglalaba tayo, madami doon sa shedding o yung nalalagas na parte ng damit natin ay lumalabas din dun sa labada. At yung labada naman natin ay diretso sa kanal. Yung kanal na yun, diretso sa ilog at ultimately, diretso din sa karagatan. So tayo mismo ay pwede ding nagpo-produce at nagko-contribute dun sa microplastics. Mahigit 2 milyong tonelada ng microfibers ang napupunta sa dagat kada taon. Sa liit nito, kahit ang pinakamaliliit na lamang dagat ay nakakain din ito. Sa pag-aaral na inilabas noong 2017, nakita na merong microplastics sa ating lamang dagat at asin. Halimbawa, sa maraming parte ng Pilipinas, marami sa paggawa ng asin ay nasa tabing dagat din. Kinukuha nila yung tubig dagat, pinapatuyo ito kung saan nila nakukuha ang asin. So isipin nyo na lang kung ang mga microplastics na ginagawa natin ay lumulutang sa dagat at yung tubig na yon ay parehong tubig na ginagawa nating asin, malaki yung potensyal at malaki yung posibilidad na yung mga asin na yon ay nagkakaroon din ng microplastic. Tingnan din natin yung epekto dun sa environment. Kung madami ng pag-aaral na nagsasabi na pwedeng maapektuhan ang kalusugan ng mga isda na kinakain natin o pwedeng hindi na mangitlog ang ilang organismo na kinakain natin tulad ng talaba at tahong. Sa ginawang pag-aaral ng mga eksperto mula pa sa France, United Kingdom at Malaysia, kumuha sila ng 17 salt sample sa 8 bansa noong 2017. 16 out of 17 ang nagpositibo sa microplastics. Sabi ng Department of Health o DOH, may posibilidad na magkaroon ng microplastics ang ating mga asin dahil ang mga ito ay gawa sa tubig alat na galing sa dagat. Dahil dito, hindi malayong makapasok sa katawan ng tao ang microplastics. Bukod sa pagkain, posibleng nalalanghap na rin natin ito. Sa pag-aaral ng Mindanao State University Iligan, sa 17 syudad sa Metro Manila, Mandaluyong at Muntinlupa ang may pinakamataas na bilang ng microplastics na meron sa hangin. Karamihan ay galing sa damit, pet bottles at plastic bags.
Marami din na mga pag-aaral ngayon na nagsasabi na mataas din ang microplastics sa hangin. Dahil nga masyado siyang maliit, isipin natin kasing liit lang siya ng dulo ng ating buhok o dulo ng needle, madali siyang mahinga, madali siyang malangkap, madali siyang pumasok sa ating sistema. At pwedeng pumasok sa ating lungs o pwedeng pumasok sa loob ng sistema ng katawan natin. Nababahala ang mga eksperto sa posibleng epekto ng microplastics sa katawan ng tao, lalo na't gawa ito sa kemikal. At posible ding maging carrier ng bacteria, viruses, at cancerous compounds gaya ng heavy metals. Ayon sa United Nations Environment Program, merong 13,000 chemicals sa paggawa ng plastics. 3,200 dito ay hazardous o delikado sa kalusugan ng tao. Sa isa pang pag-aaral ng Environment International Journal noong 2022, 17 of 22 participants ang nakitaan ng plastic particles sa dugo. Once the microplastic gets into our body, for example, our nasal passages, our respiratory tract, lungs, and then all our gastrointestinal tract, they are physically damaged. Once these chemicals are absorbed, then they have other kind of, not the physical damage, but now they have a chemical damages. And those are the toxicity which we're describing, that it has 13,000 chemicals, but not all of the chemicals are of concern. The extensive scientific data have shown that out of 7,000 of these chemicals associated with plastic, show that more than 3,000 have one or more hazardous outcome. If a chemical causes, you know, neurological effects, then once it passes certain part of the brain, these chemicals mimics like endocrine or our hormones. Then when it goes and interrupt those hormonal system, then we start to see developmental effect, we start to see change in fertility, lowering the fertility in females. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang pag-aaral sa epekto ng microplastics sa kalusugan. Pero ika nga, huwag pakampante. Mataas din ang posibilidad na kinakain natin sa araw-araw. Isipin nyo na lang, lahat ng kainan natin sa takeout ay gawa sa microplastic. At habang ginagamit natin yung mga yon, mayroon tiyatawag na shedding. Ibig sabihin, nagagasgasan yung microplastic at nakasasama sa pagkain natin. At bilang isang bansang nakadepende sa yaman ng dagat, yung dagat natin ang nagiging ultimate sink. Ibig sabihin, lahat ng pinapakawala natin mula sa lupa, dadaan ng ilog, at lahat yon ay babagsak sa dagat. Lahat tayo ay vulnerable o exposed doon sa pagkain o doon sa risks na associated sa microplastic. Hindi na nga mawawala ang plastic sa mundo, pero maaaring mabawasan ang epekto nito sa kalikasan at kalusugan. Ang solusyon naman talaga is turn off the tap. Ibig sabihin, kailangan lang natin na unti-unting magbawas ng paggamit ng plastic para yung pinanggagalingan ng mga microplastic na yun ay mabawasan din, at yung risk na associated sa kanila ay mabawasan din.